Teketek. Ayan na! Nay! Anak! Kamusta ka na? Okay naman po ko. Nay, may sakit ka ba, Nay? Te, wala to. May konti lang hubo. Si Egay ba yan? Ay, tita! Kamusta po? Nay, may magandang balita ako sa'yo. Dance Lester ako, Nay! Talaga, anak? Opo, Nay. Pwede na ako makapag-apply ng financial aid. Kahit sabihin mo na 1 year na lang ako sa HRM, sayang din yun, Nay. Malaki din yung matutulong nun sa atin. Free allowance tsaka tuition. Salamat sa Diyos. Sana matuloy ang scholarship mo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, hindi nyo na po kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Edukasyon ang isang posibleng daan tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Kaya naman marami ang nagpupursige gaya ni Millet na isang working student na kakayanin lunukin ang lahat, makakuha lang ng isang scholarship grant. Kayo ba, hanggang saan ang kaya inyong gawin para sa katuparan ng inyong pangarap? Alamin natin ang kwento sa bagong three-part special ng Tadhana. You told me you are sick! You're just wasting your time on the phone! Mom, I'm really sick. I'm talking to my daughter. No, daughter! Give me that! Nay? Nay, hello? Teka. Teka lang. Egay, hindi ko makontak si nanay. Ba't ganun? Ba't namatay? Huwag mo ulit. Ayaw nga eh. Ba't ganun? Egay, nag-aalala ko. Ba't ganun? Huwag kang mag-alala. Sabi naman ni Tita okay siya, di ba? I'm sure okay lang yan si Tita Tessie. Babu, alam ko nag-aalala ka. Pero muta ka pa sa awarding, okay? Akong bahala. Paulit-ulit ko siyang tatawagan hanggat sumagot. Pero kailangan na natin pumunta sa awarding, okay? Let's go. Tara na. Huh? Tara na. You go down and finish the laundry! No, Mom, no! Go down and finish the laundry! Millet, Tita Loretta mo to. Pakitulungan kami. Pakibukas pinto, anak. Tita? Nay? Nay, teka. Ano nangyari, Nay? Nako, mahabang kwento, anak. Nay. Nag-ambaga na nga kami ng mga kasama namin para makabili ng tiket ng nanay mo at may uwi namin dito sa Pilipinas. Pasensya ka na, anak. Wala akong naipon. Kasi naman, ano ba? Pera pa rin ang iniisip mo? Mas importante naman ang buhay mo. Ano ba naman? Nay, huwag mo nang problemahin yung pera, ha? Diba, sinabi ko po sa inyo, meron akong in-applyan na scholarship. Sigurado ako, ako po talaga yung matatanggap doon. Tsaka yung kaklase ko, si Bettina. Sabi niya, tutulungan niya daw ako mag-apply ng trabaho doon sa pinapasukan niya. Kaya magpahinga na lang kayo muna, Nay, ha? Pagaling kayo. Kakayanin mo ba, anak? Kakayanin ko, Nay. Panggabi naman po ako doon. Huwag niyo nakaisipin, ha? Kita mo na, Tessie. Ang swerte-swerte mo sa anak. Hello! Hello! Ito nga pala ang aking best friend, si Millet. Ito nga pala si Sophia at ito nga pala si Margie. Ayan. Hello! Alam mo, mabilis pera dito.
Basta huwag ka lang maarte. Sigurado ka ba dito, Bettina? Oo naman. Ano ka ba? Pag di man ako kasing talino mo sa pag-aaral, basta sa diskarte, sigurado ako. Halika na nga, pakilala kita kay Kuya July. Sa kayo, oh, ayan na pala. Kuya July, ito nga pala si Milet. Classmate ko na, best friend ko pa. Ganda, no? Hello ah, po. Siya ba yung sinasabi mo? Hmm. Oh, halika, ikot natin sa facilities natin. Halika. Yung dinaan natin kay Elaine yung sauna at saka yung wet area. Dito, dito yung cubicle kung saan mo mamasihin yung mga kliyente. 200 sa'yo kada customer. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na pera, nasa tip. Oh, sige na, Bettina. Magbihis ka na. Marami na customer. May sabihin lang ako kay Milet. Milet, may tuturo lang ako sa'yo, ha? Tuturuan kita kung paano kumita ng malaki. Di ba gusto mo yumaman? Kung bahala sa'yo, mabilis kaya yaman dito. Ha? Relax ka lang, ha? Relax ka lang. Ito naman, alam mo, nasa extra service ang laki ng may uuwi mo. Ako nga may mga gabing hanggang 10,000 na uuwi ko. 10,000? Oo! Sa isang gabi? Oo, basta masipag ka at hindi ka maarte. Eh, ang kaso nga kasi parang hindi ko kaya yung ganitong trabaho. Hindi naman sa pilitan ng extra. Isa pa, wala naman tayong sinasaktang iba. Hindi naman tayo nagnanakaw. Lumalaban lang tayo pare-pareho para mabuhay. Halika na, kumain na tayo. Baka mamaya niyan eh. Magkaya ka na sa kaibigan mong si Bettina. Bigla na lang nag-drop sa klase. Ay, ma'am, hindi po ganun. May trabaho po kasi ako, ma'am. Tsaka panggabi po ako. Pasensya na po talaga, ma'am. Sinabi nga sa akin eh, gaya nangyari sa nanay mo. Kaya nga po, kailangan ko po talaga yung trabaho ko, ma'am. Sorry po talaga. I understand. Naging working student din naman ako. Pero kailangan pumasok ka pa rin sa classic ko, ha? At huwag kang mahiya na lumapit sa akin kung may kailangan ka, ha? Opo, ma'am. Thank you po talaga. Thank you, mama. Sorry po. Gamit namin. Para makabayad kayo ng utang nyo. Kahit pa paano. Naku, kulang pa nga yan kung tutustusin, di ba? Ilang buwan na kayo hindi nakabayad ng upa. Pasensya na po, Aling Pura. Hindi naman po sa ginusto namin na hindi kami makabayad. Na-aksidente po ako sa abroad. Naku, isa pa yan. Nangutang ka para mag-upload. Paano na? Ah, paano ka makabayad? Eh, hindi ka nga makapaglakad eh. Walang charity dito, ha? Akala niyo makakalibre kayo? Hindi niyo ako mabubudol-budol! Aling Pura, grabe naman po kayo. Pera lang po yung inutang namin sa inyo. Hindi niyo naman po kami kailangan pagbintangan pa po ng kung ano-ano. Tapos iniinsulto niyo pa po yung nanay ko. Ang daming sat-sat. Eh, kailan ba talaga kayo magbabayad? Huwag kayong mag-alala, Aling Pura. Hindi po namin kayo tatakbuhan. Hindi naman po ginusto ng nanay ko yung maaksidente siya. Hindi ko rin gusto na hindi mapapayaran. Pura naman, kung hindi naman ako na-aksidente, babayad ako eh. Kailangan ko lang ng konti pang oras. Sige na. Sige, isang linggo. Bibigyan ko kayo ng isang linggo. Kahit isang buwan, bayaran nyo, hindi ko kayo paalisin. Pero pag hindi kayo makabayad, sakali kayo pupulutin. Maliwanag ba? Opo. O kayo dyan, ayusin nyo yung mga nilabas. Salamat. Salamat po. Balikan ko kayo ah!
That is an application for financial aid. Milet? Yes po, sorry po sir. Ano po ulit yun? I was asking you, bakit ikaw ang karapat-dapat na bigyan namin ng financial aid? Tatapatin ko na po kayo, sir. Ma'am, kailangan ko po kasi talaga to para makapagtapos ako ng pag-aaral. Eh, wala na po kasi akong tatay, tsaka yung nanay ko po, OFW. Iha! We don't give scholarships out of pity. Ay, hindi naman po ako nagpapaawa sa inyo. Ang akin lang po, kahit ano po pong problema yung kinakaharap ko, gusto ko pa rin po makapagtapos ng pag-aaral. Kaya po, tingin ko, ako po yung karapat-dapat ninyo bigyan ng scholarship. Well, thank you, Milet. Magantay ka na lang ng announcement kung sino makakatanggap ng scholarship. Okay po. Salamat po sa oras ninyo. She's a feisty one, no? Well, she's the last on the list for today. Anyway, I'm going home. Hindi ka ba sasabay sa akin? Ano, no, you go ahead. May consultation with some students para sa thesis. Okay, bye, hon. Bye. Abu. Okay ka lang? Oo, pagpasensya mo na. Medyo pagod lang kasi ako eh. Happy anniversary! Anniversary na pala natin? Nalimutan mo? Siyempre hindi! Happy anniversary! Teka, pasensya mo na yan. Alam mo namang wala pa akong pera eh. Alam ko naman yun. Hindi naman mahalaga yung regalo. Ang mahalaga yung mahal ako ng nagre-regalo. Ang ganda! Hello, tignan mo! Suwat natin siya. Hala, mahal yan oh. Huwag mo naisipin yun. Gumastos ka pa. Bagay? Bagay ba? Thank you, Babu. Grabe ka naman. Pinapakilig mo na ako ng sobra. Bakit nilove letter ko pa? Babu. Yan yung budget natin sa date natin ngayong anniversary. Pasensya ka na, dito lang kita nadala. Pero, alam ko kasi mas kailangan mo ng pera ngayon. Huwag ka na malungkot, Babu. Alam ko, kulang pa yan. Sobrang makakatulong ka, Babu. Ano ba yan? Huwag na ka tayo malungkot. Happy anniversary! Happy anniversary. Sana all! May jowang responsible! Ay, naku, Bettina. Yung scholarship na lang talaga. Okay, magsiayos na kayo ba natin si Kay July? Oh, mag-ready na kayo, ha? Parating na yung guest natin. Kuya July! Wait. Ako naman sana yung bida mo. Naku, gusto nun fresh. Grabe ka naman sa akin. Grabe ka naman. Oh, sige na. Fresh ka na kung fresh. Oh? Malaki po ba mag-tip yun? Napo. Maganda yung tanong mo. Napakagalante nung matagal ko nakakilala yun. Kaya kung hindi ka maarte, tsaka magaling ka mag-extra, ako, tiba-tiba ka. Makakabayad ka ng utang. Diba, girls? Yes! Sinabi mo pa.
sir, marating na si boss. Ha? Andiyan na ba? Sige na, umayos na kayo, ha? O boss! Diyan ka na pala, tara, tara! July, gusto kong mag-unwind tonight. Bahala sa'yo, pili ka lang. July, siya. Siyang gusto ko. Yan ang gusto ko sa'yo, boss eh. Alam mo talaga kung sino yung mga fresh eh, no? Sige, ang bahala sa'yo, ha? O tara na, hatid na kita sa locker room mo. Sige, sige. Okay. Sir, ready na po tayo. Sorry po. Sandali. Saan ka pupunta? Sorry po, sir. Huwag mo ako tawagin, sir. Wala tayo sa school. Philip na lang. Ako, Philip. Em. Matagal ka na ba nagtatrabaho dito? Hindi po. Na-aksidente po kasi yung nanay ko, kaya kailangan ko po ng pera. Magaling ka pala ng estudyante. Pinagsasabay mo pa ito sa pag-aaral mo. Halika. Halika. Huwag kang mag-alala. Sikreto natin ito. Walang ibang mga pala. Salamat po, sir. Tara po, mag-start na po tayo ng massage. Pikit matang nagpaubaya na lang si Millet kay Professor Philip na nagsamantala sa sitwasyon ng kanyang kahinaan. Pero paano kung maulit pa ito? Nay? Oh, ayan ka na pala. Halika, kumain muna tayo. Teka, sandali lang po ito. Pag dumating po si Aling Esther, ibigay niyo na po yan bayad natin sa utang dun sa tindahan nila. Tapos si Tita Loretta naman, dadaan po mamaya dito. Tutulungan daw po kayo bumili ng gamot. Diyan niyo na rin po kunin yung pambili ng gamot. Sumahod ka na pala sa call center. Alam mo, sa susunod, mag-ingat ka, anak, ha? Maraming luko-luko dyan. Halika ka na. Kumain ka na. Anak, okay ka lang ba? May problema ka ba? Pagod lang po ako, Nay. Gusto ko na lang po munang magpahinga. Sige. Sige, anak. Pahinga ka na. Init ko na lang mamaya ito para sa iyo, ha? Salamat. Bigyan mo pa nga ako ng coffee, please. Ay, sige po, ma'am. So, Grace, this is the final list of scholars? Yes. Paki-check mo, baka may nakalimutan ako. How about that girl, the one you said who's feisty? I think her name is Millet. So, what about her? Well, I think she deserves a slot. Pero, isa siya sa may pinakamababang GPA sa mga applicants.
Pero I heard that she's a working student. According sa foundation, tatlo lang ang pwedeng bigyan ng financial aid. Kung gusto mo, pagtanggal ka ng isa, siya ipalit mo. Sir? Milen, pasok ka. Gusto ka na? Okay naman po ako, sir. Halika. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Halika! Ano mo?